Hello, good afternoon everyone. So today is June 10. Okay, katatapos lang ng ating birthday. Okay, nagpapasalamat po pala tayo sa lahat ng nagbigay ng regalo. Salamat din sa nagpasa sa GCash ko. Okay, so may handa tayo kahit papano dahil may nagbigay. Okay, yan. So we start today our repair. So let's start. Then I show something. Okay. Ayan guys. So, ito yung ating i-repair. So, dumating siya ay June 4. Okay. Ang address nito guys is Abangurin, Capas, Tarlac. Okay. So, nakapak pa siya guys. Ayan. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan yung ano niya. Medyo kopi lang siya dito. Ayan. Kopi lang siya. Siguro dahil sa LBC. Ayan. So, wala pa siyang bukas. So, i-check natin kasi medyo naipit kasi kaya i-show natin yung pagbubukas natin. Unboxing ba? Ayan, hapin lang natin ang asa na bang aking pang ano? Ayan, ito pala. So, tingnan natin. Medyo nakopi kasi siya. So, buksan natin siya dito. Ayan, tapos dito. Okay, tanggalin na natin yung ano na yan. Kasi nakalagay, fragile. Pero yung fragile, naipit. Ayan. So, hindi ko alam kung bakit siya naipit. So, naipit siya eh. Ayan yung fragile, naipit. So, naipit ang ating fragile. Ayan, so buksan na natin. So, ayan. Buksan na. Okay. Ayan na guys. I show something. Ayan. Okay. Ay, bakit ang laki ng kawalan? So, dalawa lang pala guys yung laman. Kaya pala napirat dito. So, ayan. First, we need to check what is the two pieces inside. So, okay, tabi muna natin yung kahon para gamitin pa natin pagbalik ng LBC. Okay, let's start. So, hindi ko alam kung anong klase ng video card to. So, maraming nagpapa-repair po sa atin. So, hindi natin matandaan kung ano yung mga pinadala nila. So, ayan. So, tingnan na lang natin para malaman natin, ma-identify kung ano ang laman ng ating i-repair. So, ibig sabihin, bagamat alam natin is GPU. Okay. Pero, let's check. Yung pagkakabalot ay ganare. Sana magamit pa natin yung mga bubble wrap. Kaya lang, damage na rin. Ayan. Ayan, okay. Hindi naman ganun karamage yung bubble wrap. Ah, hindi naman ganun kadamage. Ay, dalawa-dalawa pala. Okay. This is a Asus. Asus GPU. Kita na natin yung logo. It's a Asus. Ayan.
So, nasubukan natin isalba ang lalagyanan. Okay. So, ito ay, I think, ano ba to? May ano siya, guys? May mga basa-basa. Flux siguro. So, dito, hindi na natin alam kung anong problem nito. So, ito ay Asus ROG Strix 5, RX 570 4GB. So, 4GB siya, guys. Itong isa. Okay, itong isa naman. Check natin itong isa. So, hindi ko sinisira yung mga plastic eh. Ginagamit ko rin kasi itong mga ano, yung bubble wrap. Yan. Kaya medyo hindi ko siya sinisira minsan. Yan. Okay, okay. This is a palette dual pan. So 1050 Ti dual OC, I think. Okay, so unahin natin to. Mas madali itong i-repair eh. So this is my favorite. So ito ay palette 1050 Ti 4GB DDR5 128-bit dual OC. Okay. So, madali lang ito i-repair, guys. This is my favorite. This is a basic video card na 4GB. Ayan. Oops. Nag-power on yung aking ano. Pindot pala. Ayan. So, ito yung i-repair natin unang-una. So, bago itong Asus. So. Okay. Okay, ang problem nito. Silipin lang natin. Oops, may ano siya, guys. Ah, dito siguro. May dumikit lang. Mga existing tornilyo. So, check natin. First, we need to check the pin. Okay, nung nakaraan, sa ating video, ginalaw pala ito ng aking anak. So, pinagpalit niya. Ayan. So, dito pala yung ano. Kaya balabaligtad yung mga tinitester ko. Tataka ako. First time ko makakita ng ganun. Ayan, so ginalaw pala yung aking tester. Okay, si diode mode tayo, guys. So, kita ba? Dito sa kabila. So, change position tayo dito. Ayan. So, test natin yung red probe on the ground. Okay. 12 volts. First, okay, not shorted. So, 3 volts. Okay, not shorted. External power supply. Let's check it. Okay, not shorted. Okay. Not shorted. Okay, let's test. So, test natin siya. Dito sa kabila. So, hindi naman siya shorted. Alamin natin kung anong problema. Okay, so gamit tayo ng DBI connector. Tapos, 3 pin. Yan, so buhayin natin ang monitor. Okay. Let's power on. Oops, nakaano pala tayo. So, lipat natin sa BGA. Sa BGA natin. So, ito ay aking pang ano, hot air. So, power on natin siya. Power on. Okay, nakauna siya. Sa ano pang problem niya? So, tingnan na keyboard. Hindi siya umiilaw. Ayun, umiilaw siya. Pero wala siyang display. Okay. So, try natin ibang ano, tawag dito. Ibang connector. HDMI naman. Para makita natin kung detected or not detected. Pagkatapos, ilalagay natin sa built-in.
sa built-in on board. Yan. So, umilaw na ba yung keyboard? Umilaw ang keyboard pero wala pa rin display. So, lagyan natin sa built-in built-in na onboard BGA. Pag may display, ibig sabihin may problema yung ating GPU. GPU is not detected. Pag may display. So, may display siya, guys. No? Ayan. Onboard. Okay. So, may problema yung ating GPU. GPU is not detected. Okay. Pero nakahang yata. Nakahang nga. Tama. Okay. Nakahang siya. So, nakahang siya sa HDMI. Try natin sa DP port. Okay, naghang siya eh. Try ulit, isa pa. Sukatin natin din yung voltage ng kanyang VRAM. Kung mayroon. Okay. So, meron tayong VRAM, 1.5. Okay. So, wala tayong display. Naka-onboard tayo na GPU. Na BGA pala. Onboard BGA. So, naka-onboard yan, guys. Ay, naipit na naman ang switch. Turn off. So, may problema ang GPU natin. GPU is not detected. Okay, nakapag-repair na ako nitong ganito na GPU. Nakapag-repair na tayo nito. Dual OC. So, naging issue dati is gates. Yun sa akin ginawa dito. Kaya siya walang display. Yun dati. Sa gates yung naging issue niya. Ayan. So, pag ganito, walang display. Kasi may power yung ano eh. Yung ating VRAM. VRM. May power siya eh. Pag ganitong may power at walang display, may problem sa GPU chip. Dito, dito. Not detected siya. So, inspection nga natin. Microscope. Okay, inspection. So, may nag-chat na customers. Malakas naman ito. Hinaan nga natin. Masyado malakas. Okay. Yan, mahina lang. Inspection. Okay, magbubuk pala muna ako ng ticket. Saglit lang guys, ituloy ko lang ito maya maya. So, magbook lang ako, may customer. Wait lang guys. Inspection. So, inspectionin natin to. So, ito ay walang display. Alamin natin. So, pat ibig sabihin na detected siya kasi may display sa onboard. So, ang problem na ito, tingnan natin yung ano, yung kanyang pins. Kung connected pa. Kasi possible, yun ang problem. So, tayo ay sa buzzer sound. Hindi na makita, no? Hindi rin kita. So, buzzer sound na lang tayo. Ayaw.
Ayan. Ayan mag-sound. So, ayan. Dito, start tayo sa dulo. Okay. Pag ito'y tumunog lahat, ibig sabihin, hindi dito. Sa kabila. Or kasi may mga linya din dito eh. Ito na. Aha. Tumunog. So, tumunog. Ito. Saan ba to? Dito. Yun ang hindi tumutunog. So, yung isa, patay. So, patay ito. Pero itong isa meron. Pero itong isa, wala. Okay? So, dito, yung sa, dito tayo sa isa. Dito. So, itong dalawa na to. Itong dalawa ay direkta. Sa ilalim ng chip. Ito sa dalawa na to. Kuskusan natin ng kaunti para masigurado sa ng ating kailangan natin itong masolusyonan eh. Makayo lang yung issue niya. Ayan. So, sa dulo. Tapos dulo. Kaya yung kameron. Sa kabila. Wala. So, wala yung kabila. Kasi yun lang naman yun eh. Yan. Tapos dito. Ayun ang wala. Connection ng isa. Okay? So, wala tayo ay sa dulo. So, dito at saka dito. So, try ulit natin. Ito yun. Yes, nga natin yung kaskas. Ayan. So, okay na ulit natin. Okay, may buzzer tayo. Okay. So, start sa dulo. Oh, meron. So, meron na. Hindi lang maayos. So, ang wala natin ay yung isa. So, itong isa na to. Yan. So, wala tayo dito.
Ano tayo? So, ito yung wala natin. Pin na to. Ayan. So, wala tayo dito. Pero sa kabila, meron. Mukha natin kaskasan dito sa unahan na to. Kung connected siya dun. So, sa data line. Putol na siya dito. Isa malapit na rin. Okay. So, check natin kung connected dito. Yan, hindi. Itong isa. Connected. Okay, subukan natin yung iayos. So, hinangin natin yan. Baka yun lang yung problema. Isang data lines. So, gandaan natin. Taas natin ang microscope. Okay, nakapull na siya. So, itong line na to. So, kinalawang na kasi siya, oh. Yung ano. So, data lines. Issue. Ito yung engage niya. Kapag naayos natin, tingnan natin engage na ito. Kala nga, wala tayong donor board para sa engage na yan. Kasi iba yung design ng dual pan. So, sana magawa natin isang line lang na ito. So, tsagayin natin ito. Itong isa, kinakain na rin ng kalawang. Pero at least connected pa siya. Ano? Hinahin ng kalawang. Inisin natin yun mamaya. Hindi siya kita sa ano eh, pero sa microscope, kitang-kita siya. Natin ang blocks. Tingnan natin kung nag-connect siya. Connect kaya? Maabot kaya? Testerin natin. Okay, check natin ito kung connect. So, hindi.
Kailangan talaga natin ng kailangan natin lagyan ng wiring dito. Lagyan na lang natin siya ng wiring. Ayan, para kumanek. Gamit tayo ng anong wire to? Size? Alam ko, nabura na. Nasira na yung size na itong wire. Hindi ko na ma-identify. Okay. So, ayan. So, nalagay na natin. Dedikit na lang natin to. Ayan, kunik na. Parang hindi pa. Isa pa. Ay, putol. Okay. So, check natin. Itong isa, yung N-gauge, check natin yung N-gauge. Ito. Dapat connected ito dito. Okay, connected. So, check na natin itong hininangan natin. Ito, connected na. Okay na. Okay, testing natin siya ngayon. Bago natin siya lagyan ng... Testing muna natin bago siya natin lagyan ng... mask. Ayan, so testing natin dito. Sana gumana. So let's check. So, lagyan natin ng 6 pin. Okay. So, try natin yung onboard kung may display pa rin. Yan, naka-onboard yung lagay natin. Ito yung VGA. Onboard. So, testingin muna natin sa onboard. Kasi pag nag-display yan onboard, ibig sabihin hindi pa rin solve yung issue. So, ayan. Try natin. Power on. Pag nag-display yan, ibig sabihin hindi solve ang issue. Tingnan natin numlock. Okay, numlock. So, napansin nyo guys. So, kanina nag-on siya. Ayan, so ngayon hindi siya nag-on. So, tingnan natin. Power off. So, lagyan naman natin na siya ng display na. So, yun yung tinatawag na not detected. Yun yung problem na yun. So, ngayon, pag ito ay detected siya at may display. So, ibig sabihin, okay na siya. Power on natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng display. Ayan. So, mukhang may display, guys.
Mukhang success yung ating repair. So, tingnan natin. Hindi natin sigurado. So, ang nawala kasi sa kanya is data lines. Ayan, guys. Data lines ang nawawala. Isang pirasong data lines. Pero, yun yung naging problem niya, naging cause niya. So, ngayon, mayroon na siya. So, bypass na natin yung rebooling. Marami na tayong rebooling na GPU sa... Marami na akong nire-reboll na VRAM. So, hindi ko na ito i-show para hindi masyado humaba yung ating video. So, kung pinapanood nyo lahat yung mga video natin, so, ulit-ulit na lang to guys. 1050 Ti, difference problem. Hindi mo, bagamat yun ng iba, marami nagsasabi na ulit-ulit na lang yung ginagawa natin. So, hindi nila inaalam ano ba yung iba't ibang cause ng isang modelo na yun. Doon mo kasi, kung halimbawa, gusto mo matutong mag-aral, mag-repair ng GPU, hindi yung sa palaging yun na lang yung ina-upload, sasabihin mong ganun, hindi siya ganun yun. Ang ano dun is, eto na yung basic na pagre-repair ng GPU. 1050 Ti, alamin mo yung mga voltages, test point, kung ano yung, paano ba siya nagpa-function, kagayan yan, 1050 Ti. So, palagay na may upload na ako na 30 pieces na 1050 Ti repair. Only palit. Yan. So, ngayon, iba-ibang problema yun, guys. Mapapansin nyo naman siya. Bagamat, no display. Pag sinabing no display, pan spinning. Pero iba yung problem. Mapapansin nyo. Mayroong sa VRAM. Mayroong sa GPU chip. Nire-reflow lang natin. Mayroong kinilining lang. Mayroong sa likod lang ng VRAM. Shortage yung capacitor. Mayroong gates. Mayroong data lines. Ibang posisyon ng gates and data lines. Di ba guys? Mapapansin nyo. Mayroong walang display. Pero sa fuse lang pala. Fuse ng display. Yung sa display natin na HDMI, DVI, at saka display port. Mapapansin nyo. Single name. 1050 Ti. Palit. Palagay ng ulit-ulit na yung nire-repair natin. So, hindi dapat hanggan lang yung ating ano doon, pandinig. O sasabihin natin na palaging yun na lang ang nire-refer, wala na bang iba. So, yan, ina-upload natin. Iba-ibang problems. So, ngayon, kung gusto mo matutong mag-refer ng GPU, ayan yung chance. Makikita mo yung difference problem. Ipunin mo lang yung knowledge na yun. Sa isang buong 1050 Ti na GPU na palit. O kaya, 1050 Ti na GPU. Starting ka, nag-aaral ka mag-repair. Hindi mo naman alam lahat yan. Di ba? Ngayon, alamin mo. Sira yung data lines dito. Gates dito. BIOS. VRAM sa likod ng VRAM. Bakit yung walang display? Garbage display. Meron ditong sira lang pala. Merong walang display. Yun pala yung kanyang 1.8 volts na supply sa ilalim mismo ng chip na ito. Wala siyang supply. May resistor dito na 1.8 volts. Sira pala or natanggal. Diba? Yun yung tips. Yun yung kailangan mong malaman. Paano mo mabuo, ma-repair yung isang GPU nang hindi mo alam yung problem. Ngayon, yung tinuro ko dito sa mga nauna, 30 pieces na GPU na isang brand, 1050 Ti series. Pag sama-samahin mo yun lahat, paano siya nag-works, makikita mo dun. Ayan. Sa marunong na mag-repair, so hindi na nila kailangan itong mga video natin na dito. Alam na nila kasi yung gagawin nila. Pero ito, para dun sa mga, guide lang kasi ito eh, dun sa mga hindi nakakaalam. Hindi ka naman manonood ng video na ito nang kung marunong ka na, expert ka na, at magaling ka na sa mga ganito. Kahit ako nung ako yung nag-aaral pa lang nagsisimula, nanonood ako dun sa hindi ko alam. Ganun kasi yun eh. Kasi may target ka, gusto mo matuto paano nare-repair yung isang GPU. Ngayon, ganun din to. Itong GPU nare-repair natin. Ayan. So, ayun lang yung aking bahagi, aking explanation. So, after rebooling ko lang, show ko sa inyo stress test na GPU natin, it's working fine. So, at least, may display na siya guys. It's working fine. Okay? Yun kasi yung problem niya eh. No display. Okay?
So, I'll pick you up later. So, ito na siya. Nakasalang na siya sa stress test natin. Ito. Ito ang ating GPU. Stress test. Nakasalang na siya. It's working fine. Ayan siya, guys. So, nilagyan ko rin siya ng timer. Ayan. Nailapit natin ang camera. Ayan. GPU. Sure, guys. Lagyan ko na lang ng timer para kita. So, temperature natin. Okay naman siya. Ayan siya, guys. So, stress test. It's running for stress test. Ayan. So far, okay naman siya. Ayan, temperature niya. Stable. Ayan. 4 gig. So, dual OC siya, guys. Medyo maganda-ganda siya. Yung kaya sa temperature niya is sumabot lang ng 76. GPU temperature is 68 degree lang. So, ang nilagyan ko na yan, guys, ng bagong thermal paste na yung ating pinanlalagay na magandang klase. Ito, guys. Mababa ito sa temperature, no? Heat temperature. So, maganda siya kaysa dun sa mga mamurahin. Yeah, so yun yung ginagamit natin. So, okay siya, oh. Napapansin nyo, guys. Dun kasi sa isang thermal paste, umabot siya ng 83 degree sa stress test yung ganitong modelo. Yan. Yung murahin, tagi-80 lang. So, okay na siya, guys. It's working fine. Yan. So, pwede na natin siyang ipakuha sa customer. Okay. So, ayan yung ating repairing. Basic repairing. Ayan. Basic. Basic lang yan, guys. So, mga ating 50 Ti series. Kung kapaano na yan, masasabi nyo basic. Pero mahirap din. Mahirap din. Kahit o paano. Pag hindi mo siya alam. Kailangan talaga alam mo rin kung paano siya i-re-repair. Ayan. So, it's working fine. 100% working. Okay, pwede na. Pwede na kumita. Okay, meron na tayong pangkape. So, ayan. So, ito. Hanggang dito na lang yung ating video repairing para dito sa ating na-repair na ito. Ayan. So, proceed naman tayo sa next repair. So, yung ating nire-repair, so, hindi ko pala nalagyan ng title. Ayan, nakalimutan ko eh. So, ano ito? Palit nito, guys. Palit. Dual OC. Dual OC. 4GB. Ayan. So, nakalimutan ko ilagay ng title. So, para makapastral lock. So, na-chat na natin yung customer. So, yun, no display nga siya. Yung pinasa sa atin. Ayan. Hindi ko masyado kasi matandaan yung mga customer, kung sino-sino. Sobra talaga pong dami na nagpapa-refer sa akin, kaya hindi ko talaga siya kaya tandaan. Talagang ano, kaya sabi ko, lagi ko sinasabi dun sa customer, yun, talagang kumpleto na yung shipping details ko nakalagay dun. Shipping details, kumpleto yun, pangalan ko, paano nila i-ship, may note pa yun. Sabi ko, lagyan ng pangalan. Yung iba kasi, na hindi ko alam, hindi nila siguro binabasa. Hindi nila nilalagyan ng pangalan. Ayan, so hindi ko sila masisisi kung nakalimutan o hindi nila nilalagyan ng pangalan. Yung iba kasi hindi nila nilalagyan eh. Kaya mahirap pag hindi nilalagyan ng pangalan. Kasi napakarami nating customer. Hindi isa, hindi dalawa. So a day, so merong 20 pesos a day na nakapila tayong repair. Merong siyam. Ayan. Maswerte nang bumaba ng apat. Ayan. Pero hindi tayo nawawala ng repair. Yan. Pagpasok ng 2022 sa atin sa video card repairing ay maganda. Okay? So, malaking tulong yan. Pandemic. Okay, hanggang dito na lang muna yun sa ating repairing. So, see you sa next video natin. Para sa mga bago, don't forget to subscribe. Then, mag-like po kayo. Then, mag-comment na rin kayo kung may mga question kayo.
hanggat may free time tayo, masasagot po natin yung mga comment nyo sa ating YouTube channel. So, mayroon din po tayong description dyan na Facebook. Halimbawa, kung napanood nyo itong video na to, may description tayo dyan sa baba. Video card repair, laptop repair. Yan, meron dyan mga page natin at saka groups. So, check nyo lang po yun para mapuntahan nyo kung saan, ano yung paparepair nyo, kung laptop or video card. So, sa akin po yun lahat. Ayan, dami no? Ayan, para hindi magulo. Yan, ganun talaga. At saka yun ay, ang tawag dun ay is marketing strategy. Ayan. So, mapansin nyo naman. Dami nating post nun. Video card repair, laptop repair. Ayan, so, ayan. Dahaba na yung sinasabi ko. Okay na yung ating ni-repair. It's working fine. 100% working. Ayan, depende na lang kung masira ulit. So, hindi natin hawak ang buhay ng mga video card. At least, gumagana. Nagawa natin. Solved issue. Solved. Yan. So, kung may problem yung PC nila, hindi nasira. So, hindi na natin kasalanan yun. Hindi natin mababasa yung hinaharap. Kasi yung iba, nagano kasi, naalam agad ilan daw itatagal, ganyan. Na isang pagka-repair, ilan itatagal. So, it's not a magic. So, hindi tayo magician para hulaan. Hindi kasi nahuhulaan yun, guys, eh. Yan. Mga sa mga baguhan na gusto mong paggawa ng GPU, hindi nahuhulaan kung kailan masisira yung ano, yung kaniyang pinagawa. Yan. Kahit pa yun ay bago, kahit pa yun ay brand new, mapansin nyo naman, minsan sira. Depende yan sa ano, pagkakataon, guys. Mayroon mang matibay, mayroon mang hindi, masabi natin ganun. So, nasa sa atin na yun, tayo na yung humusga kung saan tayo masaya. Pero ang masasabi ko lang is, hindi natin malalaman kung ano itatagal niya. Ang sa atin bilang technician, yan, masolve yung issue. Nabigay natin, it's working, okay, gumagana. Yung parts na yun, gumagana, na-test natin yan bago na-release yan. Solve yung issue. Na-test naman siya eh, bago i-release. Yun nga lang, pag nasa parts na ng customers, so hindi na natin hawak yun. Either may problem na iba, o may ibang nasira, depende yun eh. So, hindi natin alam kung madumi na yung computer niya, sinalpak niya, yung PCIe slot, hindi naman natin hawak yun. Ang re-repair natin is yung GPU lang, di ba? Ganun kasi yun eh. Kaya lawakan yung pangunawa ng lahat. Okay, ganun lang. So, ayan. So, next repair tayo ngayon. So, see you in the next video. Bye-bye.